Hold up. So what is good sa inyo mga tropa, it's your boy Mr. PD once again, and for today's video, ano? Sana namang mahinang nila lang ang pumunta lumapit sa akin para daw ayusin ang kanyang buhok. Pero malas niya dahil itong araw na ito, ito ang araw ng aking bad trip day dahil sobrang init ng ulo ko ngayon, mainit pa sa kape na inigop ko kanina. Pero dahil ito ang aking libangan na trabaho, ano, gagawin pa rin natin na maayos ang kanyang buhok dahil lang yung putang ina, oh, yari na ang ano pa lang, talagang mainit na ulo ko sa kanya. Niya kumukulo na dugo ko. Diba? Pasampal, pasapa. Ano ba naman diiinit ang ulo ko ngayong araw na to dahil ginising niya ako na sobrang aga na nananaginip pa ako. Nakasama ko si Lexi Lord. Bigla niya akong ginising. Kaya ibubuhos ko na lang sa kanyang init ng aking ulo. Ayan, sampal ka sa akin at sa buno. Pero bago pa kita saktan na sobra, umpisahan ko nang tirahin niyang buhok mo dahil baka tirahin pa to ng iba. Sayang naman ang bayad mo. Kakaumpisa ko pa lang pero gigil na talaga ako sa iyo. Kaya pinagbali bali ko ang kanyang liig at ulo. Ano, tinignan ko ang hugis ng kanyang bungo. Saktong-sakto naman ang hugis ng kanyang bungo para mapagbuhusan ng init ng ulo ngayong araw na to. Pero titirahin ko na muna ng paunti-unti ang buhok niya dahil sayang naman yung ibabayad niya sa akin. So, syempre binigyan ko muna siya ng malumanay na tira sa kanyang buhok para hindi naman ako gaanong mag-init ang ulo ko at mag-cool down naman ng konti. Pero siya mismo tinitrigger niya yung init ng ulo ko. Titignan nyo sa kasunod na clip kung anong gagawin ng hayop na to. Sino ba namang hindi mababanas? Tignan nyo ang kanyang mata. Tignan nyo magtitingin. Sampal ka sa akin, boy. At sabi ko sa kanya, sige pa, isa pang tingin. Pukineng inimong yawa ka talaga. So dahil patapos na rin ang kanyang gupit, no, medyo bubrutal lang ko na ang kanyang pagbali sa kanyang liig. Ayan na, diba? Baliin mo pa ng isa. Ang ina mo, Jepoy Dison. Hahaha, gago. So sa part na to, tignan nyo, dinadaan niya ako sa tantalizing eyes niya. So ang sabi ko sa kanya, ba't di ka pa kunin ni Lord? Ni-start ko na ditong linyahan ng kanyang hairline sa harapan na ta. Siyempre, papahira natin yan ng tubig alat. Galing pa yan tubig na yan sa Boracay. Ino-order ko yan sa Lazada. Pero kahit mahal lang gamit kong tubig, ayan o, nang gigil talaga ako dahil gigil ako ngayong araw na ito. Mainit ang ulo ko, kaya plus ko sa mukha mong inayupak. Kagigil talaga ako pati sa pagbo-voice Uber. So, siyempre naman, hindi mawawala yung ating himaslabi prank. Tang ina nito, nagtataka ako sa kanya. Tuwang-tuwa pang gago, oh. Imbis na magreklamo, putangin mo, bakla ka ba? Joke lang, it's a prank. Ayan na nga ang final result, diba? Kahit bad trip ako, men, sobrang solid pa rin ng mga tira ko sa mga buhok. Kahit mainit-init ang ulo ko, hindi ko hayaang umalit yung putang ina. Pakyut talagang tarantado. At syempre naman, mag-aalam salt bait tayo dito. Pero pulbo ang gamit. Gagawin nating malaulam yung ulo mong hayop ka dahil gigil ako. Pero sa estado ko dito, medyo nag-i-enjoy na ako na may konting gigil. Dahil patapos na rin ng kanyang gupit, ano? Ito na ang pinaka-exciting part, ang masahe sa mga nagpapagupit. Yan ang pinakagusto nila sa akin, eh, oh. Yung part na to, yung ito, yung ba't ako yung umupo? Ako pala yung mamasahihin dahil mainit ang ulo ko. Ganyan ako, kalupit na barbero. Imbis na yung ginugupitan ang aking mamasahihin, yung nagpagupit ang magmamasahi sa akin. Ganyan ako, kalupit, ano? Kaya sangka pa, dito ka na, tang ina ka. Sa sobrang bangis ko, ako pa nagbayad sa kanya, ginupitan ko na. Ano ko, si Raulo, naimasmasan ako, putang ina mo, Jepoy Dison.